Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito pong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito, September 23, ay ating ginugunita ang kapiyestahan ni Santo Padre Pio. Naku, kilalang kilala po natin ito, lalitugit dito sa Batangas, sapagkat dinarayo ang kanyang national shrine dyan sa Santo Tomas, Batangas. Kaya nga po, maraming mga nagkakasakit, maraming mga nawawala ng pag-asa, ang talaga namang namimintuho sa kanya. At kaya po, ipagdasal natin ngayong araw na ito sa pamamagitan ni Padre Pio, lalo tigit ang mga nagkasakit ng COVID-19 at may mga malalabhang sakit na nawa ay pagalingin sila ng ating Panginoong Diyos. Ang nakakatuwa po dito kay Padre Pio, syempre kilala po siya sa pagkakaroon ng tinatawag natin na stigmata. Ito po yung pagkakaroon niya ng mga sugat ni Jesus ng pagkapako niya. Meron po siya sa kamay. Kung makikita niyo po, yung kanyang kamay ay may balot kasi nagkaroon po ito ng sugat na parang sugat ni Jesus nang siya ipako sa cross. At tiniis niya ang lahat ng ito, alang-alang sa pagsasakripisyo para sa kasalanan ng mundo. Mga kapatid, sa mabuting balita naman natin ngayong araw na ito, ito po ay mula kay San Lucas, Kabanata 9, mga talata 7 hanggang 9. Sa mabuting balita, si Herodes ay nagtataka sapagkat kilalang kilala at sumisikat itong si Jesus. At marami nagsasabi na ito daw ay si Juan Bautista o kaya naman ito ay sa mga propeta, si Elias. Pero sabi niya, paano mangyayari yon na ipapatay ko na si Juan Bautista? Kaya naman, naghangad lalo siyang makilala si Jesus. Mga kapatid, sa buhay natin, may rami tayong mga regrets. Marami tayong mga sana hindi natin ginawa. Marami tayong mga sana hindi natin nasabi. Marami tayong mga bagay na pinagsisihan natin, sana hindi nangyari, para hindi sana ako nasaktan, para hindi sana ako natatakot, para hindi sana ako nangangamba, para hindi sana ako minumulto ng nakaraan. And exactly yan po yung nangyayari kay Herodes, para siyang minumulto ng kanyang maling desisyon sa nakaraan. Matatandaan po natin, ng kanyang papugutan ng ulo, itong si Juan Bautista, ang totoo, hindi naman niya ito gusto eh. Napasubo lamang siya, ika nga, because of his word of honor, kanyang pangako na ibibigay niya ang lahat doon sa anak ng kanyang kinakasama na si Herodias. Wala na siyang nagawa sapagkat na ipangako na niya. Pero nagsisisi siya sapagkat sabi nga, siya ay actually nag-e-enjoy na makinig sa mga salita ni Jesus. Kaya nga ngayon, minumulto siya ng kanyang maling desisyon sa buhay nang lumabas na si Jesus. Iniisip niya, sino ba ito na sinasabi nilang si Juan Bautista? Ay naipapatay ko na ito. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin, hanggat pwede nating itama ang mga nagawa nating pagkakamali, hanggat pwede nating itama ang mga mali nating nasabi, siguro dapat talaga nating itama. Let us not prolong our agony. Let us not prolong yung sinasabi nating sakit ng kalooban natin. Kaya nga po, sa mga minamahal kong kapatid, ito po ang ating tatandaan palagi, nasa huli ang pagsisisi. At kung tayo lamang ay matututong magpakumbaba, kung tayo ay matututong magsisi, kung tayo ay matututong itama at hayaan nating gabayan tayo ng ating Diyos patungo sa tama nating desisyon, siguro nga hindi tayo mumultuhin ng mga nakaraan. Ang mga nagmumulto sa ating mga nakaraan, ito yung mga bagay na pinagsisisihan natin. Pero minsan, wala tayong magawa kasi nga, nakaraan na. Pero hindi po yung totoo. Kahit nakaraan na, pwede nating itama. We can always make amends for whatever mistake that we have done in the past. Ang mas mahalaga mga kapatid dito, yung kababaan ng kalooban. Ang mas mahalaga dito, yung pagsisisi. At ang mas mahalaga dito, yung pagtanggap sa ating sarili na tayo nagkamali. Because, you know, kung walang pagsisisi, paano tayo makaka-move on, ika nga. Move on din pag may time. Pero but we can truly move on kapag ating hinarap ang multo ng nakaraan at pinagsisihan ang ating mga pagkakamali at magtitika na gagawin na natin ang tama para sa kinabukasan. Let us not dwell on the past. Let us not prolong our agony. Let us be hopeful because tomorrow will bring another hope, another reason for us to live and to be grateful to God. Pagpalain po kayo ng Diyos.